Aram niyo na natong series niyan. It's about identity. Sabi ni Lord, dapat magkaigwa kita ng inner strength. Okay? Inner healing. And strength kasi ay galing sa loob. Dapat hindi sa labas. No? Dili ba pares ang ginaisip sa kadamuan na kailangan ako mag bodybuilding, ano, mag-exercise, mag-sumba para may strength. Well, tama naman po yon. Pero dili mo makukuha didaan inner strength. Namudamon mga makusog. Pero pag abot sa problema, wala nakabulig niya bodybuilding, ano, niya ginastos sa iya lawas. No, can you imagine si Samson, napaka, ano yun, malakas yun. Pero pag abot ni, sino ito? Aram-aram mo gayon lang. Si Delilah, adaw ng luya si Samson. You see that? Kasi ang kailangan, inner strength. Marami na pong mga Christians, no, na makita natin sa church na at first, okay sila. At first, passionate sila. Nag-enjoy sila mag-serve. Pero pagdating ng mga persecutions, bumibigay. Pagdating ng mga testings or trials, nahihirapan sila. Pag dumating na ang pogi, natsutsogi, you know. Pagka dumating ang, you know, si Inday, bumibigay. Sa undoy, hindi naman. Kasi inner strength. And isa ho sa problema talaga dyan, identity. Lalo na sa ating mga henerasyon ngayon, no, na ang isa na nagpatindi sina yung social media. No, hindi naman masama kung gusto natin yung the best, gusto natin maganda, gusto natin yumaman. Pag nag-aral ka, gusto mo yung the best na grades, like A+. Sino mga gustong grade na ganun, di ba? A+, di ba? Gusto natin yun. Pero minsan naman, ano yung motibo mo? Na ano kayo gusto mo ina? No? Di na minsan nagkakaproblema. Ano ba mga A's, no? Like, ang problema sa kadamuan yung acceptance na ginatawag. Gusto nila ma-accept. Kaya gusto nila A+ ang kanilang grade or A para astig, tapos parang accepted ka. Galing nito. No? Kasi yan ang gusto natin. No? Ang iba naman yung appreciation. Yan ang mga A na gusto. Sino dito ang gusto ma-appreciate? Maganda naman kung ma-appreciate, pero paano kung hindi? No, lalo na sa aton or sa atin, karamihan, sa bahay ninyo, maaaring pag ginasugo ka, parang si daddy mo parang urit pa. Gusto ko, dali, di ba? Parang ganun. Pag ginawa mo naman, wala lang, di ba? Wala man lang appreciation, parang ganun. Okay? So, minsan, amin na nangyayari, kulang sa kamot, kulang sa appreciation, kulang sa affirmation. Yan ang gusto ng mga, gusto natin yan, di ba? Gusto ng mga tao yan. Na may mag-like sa kanila. Sino ditong nag-post ka tapos ang daming likes? Natuwa ka o umiyak ka? Oh, ba't maraming likes, di ba? Siyempre, tuwa ka. Wow, grabe, dami nag-likes, nag-share pa. Tsaka may comment pa, asti, grabe, tindi, pet malo, yung mga ganun pa, no? Di ba, tuwa ka kasi yun ang gusto ng mga kabataan ngayon. Pero paano kung walang mag-likes? Sino sa inyo, pagka may magandang kuha ng camera ninyo, wow, ang ganda! Uy, papost naman, di ba? Grabe, nakapost agad yan. Tom-tahom. Kasi napakaganda. Tapos minsan, pag nag-picture ka pa, di ba, may ano yan, filter, okay, yung naka-number 3, naka-number 4, para dili makita yung mga pimples mo, di ba? Di ba, yung parang refine na refine, parang, siya ba talaga to? Dili matuunan. Siyempre, likes ka na lang kahit hindi, no? Di ba? Gusto nang iba yan. Gusto nila maganda. Di ba? Pag pangit, ush, huwag mong i-post yan, ha? Pangit ako dyan. Akaya naman. Ta. Ayaw gayon. Di ba? Gusto mo kasi maganda. Yan ang gusto ng karamihan, siyempre. Ang iba naman, hindi naman nila kaya tanggapin yung mukha nila. Kaya pag nagpa-picture, puro naman sila yung, di ba? Yung waki palagi. Para may reason na lang, di ba?
kada picture ko, sinisira talaga. Tapos lalagyan pa ng mga ganun-ganun. Parang, kasi hindi nila matanggap yung ano nila. Diba? How can you face your problem kuno is your, if your problem is your face? So, waki na lang palagi. Grabe! Alam nyo bang isang pinakasad na news sa Pilipinas ay yung, I think last year ba yun, or 2 years ago, no? yung 7 ang nagpapakamatay a day sa Pilipinas. Doon talaga ako nasad. Tsaka ang dami noon, mga kabataan. No? And sa kanilang pag-aaral, bakit umangat ito ng bigla? Dahil sa social media. Yun talagang isang nag-push. Hindi naman sana masama yun, di ba? Sino sa inyo pagka ano, hinahanap mo yung ibang mga friends mo tapos click mo, ay, ano pa kayang ginhimo niya? Hindi pa kasi nagkad to, di ba? Ginaganon. Kasi yun yung karamihan eh. Tapos, eto na, nakikita nila, aba, yung amiga ko dati, oh, para kupyalain niya, yan ah. Pambira, mas mayaman pa sa akon. Tapos ngayon, ikukumpare mo na yung sarili mo. Ang iba magsasabi, may pasinda na kapag Boracay. Kita dalagat sa Milagros ng Boracay. Di ba? Buti pa siya. Inihudi man, puro pobre ni Sato, kung nakapura pangutang lain ni, tapos ako lugod niyan, puro pobre ako. Kawawa naman ako. Nagiging ganun. Marami sa mga kabataan, miski nga ni Gurang na. So, di ba, may paginsagot ko nalaga din na sa kita kay mayaman lugod ho. May lugod ho, nakaasawa ho. Diyos, kung aram ko lang gayod. So, puro pagbasol. Amoy na nangyayari dahil sa social media. Aram mo kasi kung hain na sinda. No? Hindi mo naman alam yung iba, warang kaong kaon, basta lang makakadtula sina na lugar. Di ba? Ano ba yan? Nag-tios la, burbiskwit la, makaabot la agad si Boracay. Grabe na tipon-tipon, wara na sin pagkaon. Makapakadtula lang, makapapicture. Aram mo naman, di ba? Kaya ikaw naman, kala mo, totoo talaga. Yung iba nga niya, makakadto lang sa Starbucks, tapos magpapa-selfie yan. Di ba? Nakapila pa siya. Uy, Starbucks sila. Di ba? Pagbayad na dito, magkano po? Tag 200 yung kape. Huwag na lang. Sa McDo na lang ako, mas barato pa. Tugali, mapa-selfie lang dito, no? Daming ganun. So, alam mo ang problema, hindi naman acceptance, affirmation, or appreciation. Problema talaga dyan, identity. Yan talaga ang tinira ng demonyo eh. Kita mo ang karamihan, aram na ninda kung lalaki ba o babae sinda, pero hinahanap ko pa ang sarili ko. Ha? Hay-hayin ka? Hada ka man sa sadiri mo, pero dili niya aram. Ano na ini? Aram naman niya niya birth certificate na lalaki talaga siya, pero babae talaga ako. Ganon. So nawawala sa sarili. Identity yun. Di naku-confuse sila. May mga babae, ganun din, naku-confuse sila. Pero biblically, dalawa lang ang ginawa ni Lord. Oh, yun talaga. Now, well, mahal tayo lahat ng Panginoon, kahit ganyan ka, of course. No, kahit may, siguro may ganun ka, may problema ka sa ganun, na parang gusto ko kasi ma-accept nila, baka malaman nila yung mga problema ko, yung past ko. Nahihiya ako, kaya ginatago mo lang, di ba? Para ma-acceptar ka lang. Damon sugad sina. Kaya pirmi ka ganaga ikmat, ginakulbaan. Basi ada sinda, kilala ako sina. Ano? Ang hirap. Pagka ganun. Ang iba naman, may maganda naman, pero inan maaluhon. Dili kaya magtindog sa tunga. Ba? Sa anong problema? Igo man siniba na. Inan, para sa iba, kapangit-pangat man sina, pero grabe. Di ba? Confident na confident. You see? Maganda sana, ganun eh, no? So, kaya pinauso yung mga app na ngayon sa social media o kaya sa Facebook, ang daming app. Gusto makita, ano kayang pamayong ko kung magpabata ako? Di ba? May ganun. Ano kayang pamayong ko man kung naging babae ako? Paglabas, ay kaganda ko gali. Ba may option na siya? Di ba? Ay ganun. Dili nala ako kay mas maganda ako. Iba naman, gurang bigla. May ginawa sila mga pictures dito eh. Sabi ko, sige, gawan nyo nga ako. Dili kasi ako mahilig sina.
So, yan daw yung picture na wala pang filter. Pero ito daw yung may filter. Ayan, oh. Ba? Ako ba talaga yan? Di ba? Doon, mas medyo malinaw eh. Okay. So, parang ganun, no? Yung iba naman, ganito. Diba? Sino kayang ka-look-alike ko? Tapos pag lumabas yung artista, parang tuwang-tuwa ka. Ina, ninaloko ka man lang sina. Para lagad katuwaan, di ba? Minsan iba naman, grabe na, bagang minatood na gayon. Okay? Ito, yan. Pagbata, yun, paggura nga muna kunoy na. Eh, kung ginaloko lang kita, sun up talaga. kilala niyo ito? Pasensya na. Waran filter ito. Okay, yan. Yan, sino artista yan? Oh, yan, pag may filter. Yan daw, pag naka-filter na, oh, grabe, oh. Tindi talaga ng mga applications ngayon. Okay, so, sino sa inyo nag-try ng ganon? Yung iba, mahilig dyan kasi nga, hindi nila matanggap ang inda, ano, ang inda pagkatao, inda pamayhon, parang ganon. So, anyway, ang atong title yan, ha, is No Filter. So, yung sa katabi mo, No Filter. Be who you are. Eh kung sino ka ba, nano man gayon, itom ka man, okay lang yan. Puti ka man, okay yan. No, dapat maintindihan natin yan ngayon. Nadili ka kinahanglan, maging mapareha sa mga artista para astig ka, para in ka, or maganda ka. You don't need to have an iPhone or mamahaling bagay or gadgets para lang astig ka. Pero hindi ho masama kung meron ka nun. Pero kung amoy ng kaisipan mo, yun ang hindi tama. Okay, now, one of the, ang daming mga examples sa Bible, pero isa sa maganda yung si Jeremiah. Si Jeremiah ay isang tinawag ni God maging isa sa mga prophet or propeta. Ngayon, alam na ni Lord kung anong tatahakin ni Nehemiah, Jeremiah, na mga problema ahead, no? At anong klaseng ministry ang pupuntahan niya. So, kailangan maayos yung identity niya. Kaya, maganda ito ngayon sa atin, sa Soul Harvest, because I believe God will use us. God will bless us and be a blessing to our nation, to our province, to our city, to your family. No? Pero pag ito, yung identity na to, may problema, ito yung maghahad lang. Okay? So, dapat maayos. Amo man ang inhimo kang Jeremiah. Para mo, an ministry, pag binasa mo yung book of Jeremiah, grabe ninagihan niya. Hindi na nga siya nakapag-asawa. Tapos, may mga nagasira sa iya, may nagatuya-tuya sa iya. Mga kaurupod pa niya. Diba? Ano ba sa'yo? Naka-experience sila, no? Kung sino ba yung parang close mo, minsan amo pa nagasira sa iyo mo. Diba? Yung mga kaurupod man lang, kapamilya mo man lang. Minsan may ganon. So it happened to him. And then, bagan si Joseph, naging butang din siya sa balon. No, inagihan niya yung mga ganong klaseng persecution. Kaya, inayos na muna ni Lord yung identity. Ni-remind siya sa word na to. Para kahit nano man na maabot sa future, na mangyari sa future, I mean, di siya bibigay. Amo man kita ina. Damo pan, posible na mangyari na dili nato nalam. Pero pag maayos ito, pag naitama ito sa atin, aram mo kung sino ka, no, aram mo ni mo identity, dili ka madaras ang kunano pa man. Amen? Okay, let's open our Bible to the book of Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1, verses 4 and 5. Sabi dito, now the word of the Lord came to me, to Jeremiah. No? Came to him saying, sabi niya, ito yung word ni God. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. So, merong apat na mahalagang sinabi ang Diyos, I formed you. I knew you, I consecrated you, and I appointed you. Napakahalaga nun.
sa inyong ginklaro ana Isaiah, tandaan mo Jeremiah. Hindi yung ministry mo ang magbibigay sa iyo ng totoong parang joy, or meron naman pero dili dili makuha an imo kaastigan, no, an imo katibayan, or parang yung appreciation ng mga tao kung ano man. Kasi posibleng nagsiserve ka tapos walang mag-a-appreciate na. Paano kung galit na sa iyo yung iba? What will you do? Kaya ni-remind na siya daan, Jeremiah, hindi yung ministry na yan, no? Hindi yung palakpak nila, hindi yung binibigay nila sa iyo or pag-honor sa iyo because you're a prophet. Natural may mag-honor sa iyo, pero tandaan mo, hindi yun ang imo basihan na sa imo pagkatawo. Diba? A lot of people today, their identity naka-base kasi sa kanilang natapusan, na-achieve. Tama yung mga achievements sa buhay. Ito, magaling ako. Doctor kasi ako, engineer. So, parang feeling okay sila. Eh, paano kung hindi ka na doktor? Paano kung hindi ka na engineer? Or walang projects o ano pa man? Ba? Parang, kawawa ako. Ada dida an inda kalipay, ada din ang identity. Ano bang yan ang gintukdo sa aton dili sa kalibutan? Na yung bang astig ka dahil may posisyon ka. Kaya nga nini ba, bisan dili sinda competent, no? Dili man talaga maaram, ano ba nga yung high school graduate, ano ba, elementary pa. Gusto nila maging barangay captain, gusto nila maging mayor. It happened to our ano mga towns, ha? May mga mayor kita kasi to na grade 4 lang, no? May presidente kita na dili makapagtapos, yung mga ganun, no? Kasi nga ang posisyon ang ginahabol sa iba. Atong tawagon na atong usad na halang doon na provincial. Janitor lang gali. Pero halang doon. Grabe, kahit minsan corrupt na, halang doon, honorable pa. Kasi nga posisyon ang hanap nila. Pagka, amigo ko bagay na, kung tiyo ko bagay na. Adadida, aminan, naka-mindset sa mga tao. Secular, aminan, kalibutanon na pag-iisip. Aminan, gina-isip sa iba. No, accomplishments, panglabas, external. No, kaya kailangan astig sa labas, parang ganun. Pero ito yung reminder ni Lord sa atin ngayon. As God reminded Jeremiah, we will be reminded today. Una na mahalaga dito is yung sinabi doon, the word of the Lord came to me. Meaning to say, meron siyang personal encounter with God. Dito, para sa akin, malaking bagay po ito. Kasi po, minsan, hindi naman lahat na uma-attend sa church, talagang may true encounter, may personal encounter. Yung bang, napapakinggan, nasasabihan ng iba, pero yung iba pa rin yung may personal encounter na alam mong sinabi talaga ni Lord sa'yo. Yung may conviction sa'yo, sabi ni God, anak, mahal kita. Anak, ginawa kitang ganyan, babae ka talaga, hindi lalaki. Anak, alam mo eh, may conviction yan. Opo, Lord. Mag-aayos na ako, magtitino na ako. Yung napakinggan mo si Lord, saka may conviction. Kaya, kung may ginawantungan man kamo or kita, let's pray. God, meron siyang personal encounter talaga. Kasi iba po yun eh. No? Sa Bible, lahat ng may personal encounter kay Lord, ay, halos, makita mo, hindi talaga bumibitaw yun. Iba yung may rhema word, iba yung may personal encounter. Personal relationship. Hindi lang yung, ganun ba, opo, sige, tinanggap ko naman. Pero wala talagang personal encounter. No? Kaya yun yung prayer natin sa ating mga anak. Kasi pwede namang turuan natin sila, pero iba pa rin yung may personal encounter sila, yung sinabi talaga ni God, ma, di ba? Yung iba dati kasi, yung mga nanay, anak, mag-engineer ka ha. Ganito, maging ganito ka, maging ganito ka. Pero minsan may personal encounter siya kay Lord, ma, sabi ni God, magpapastor daw ako. Ha! Dati yon, pero ngayon natutuwa. Wow, grabe. Isiserve ka pala kay God. So,
personal encounter. Iba pa, iba din yung, anak, gusto ko maging ganito ka. Nay, ayoko niyan. Gusto ko maging police. Gusto ko maging Superman. Diba? Misan, ganun yung mga anak natin eh. But one day, dapat may personal encounter talaga. Hindi yung gusto natin, yung gusto ni God para sa'yo. Okay? So, the word of the Lord came to me. Yun ang sabi niya. Sana itong word na to ngayon, talagang magsasalita si Lord sa puso mo. I pray in the name of Jesus that the Holy Spirit will touch your heart and speak to you. Now, first na sinabi ni God sa kanya, before I formed you. So, malinaw yung I formed you. Tama? Diyan muna tayo. I formed you. The word form is the word in Hebrew, yatsar. Yatsar, di ba? Parang ang sarap pakinggan, ano? Yatsar, sarap, di ba? Parang gano'n, ano? Pero ang ibig sabihin nun ay to mold into a form. Now, like a potter forming a clay. Sino sa inyo nakakita na ng gano'n? Yung naghihimo siya ng patbaga? Now, meron talagang potter yan. Pag ina na naghihimo siya, intentional po yan. Dili po na pabasang-basang lang. Pag naghihimoy na, nanon himuon ko. Aram na niya kung nanon himuon, nanon purma sa ni, nanon gamit sa ni. Wara pa na form. Aram na. Kag may plano na siya. Intentional yan. Talagang hali sa kamot sa potter. Dili sa iba na nag-uro-instruct lang siya. Hindi ganon. Siya talaga ang potter gayon. Ipuporma niya na. Kung ano ang gusto niya na purma, amo mo nina ang Panginoon sa imo. Kung amin ang imo, purma yan na. Amin ang imo irong, amin ang imo mata. Si Lord talaga nagpurma sina. Kagwara ka sin dapat ikareklamo sina. Kay clay lang kita. Ang clay ba makareklamo sa naghimo na, ayaw saman ako. Ay, bang kanipis-nipis ko, daka mabuhak ako na yun. Dili na siya maka-istorya. Amo dapat ang idea sa na, who are we? Who are you? Na magsabi kay Lord na, Lord, naman kay itong kakapangit man. Baga natubod man ako, Lord, ano pangyari siya ni? Imbayaan mo ba? Dili ka dapat makaamoy siya. Because our God is a perfect God. Siyempre naman, kung maghimo ka sin pat, as a creator or potter, siyempre you want the best. Alam, maghimo kang pangit. Hindi, ano ba nga niya? Ginapusa ka, ikapangit siya ito. Utron, ayuso niya talaga yan. Lalo na ang Diyos. When He created the earth, naman, mga tanom, kung ano pa man sabi niya, it was good. Everything was good. After He created the man, sabi niya, it was very, 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 very good. Tignan mo yung katabi mo, very, very, very good yan. Ha? Kasi si Lord ang nag-form. Okay? So, pinorma talaga. Ano yon? Intentional, personal, planned. No? May matinding plano, kapatid. Wala pa nga ni ang kalibutan, nakasabay, nasa plano ka na. No? Purposeful. Sabi mo sa katabi mo, you are not an accident. Okay? And I also believe, andito ka ngayon, this is not also an accident. Tapos ito pa yung word na napakinggan mo. Okay? So, pwede ka namang the other Sunday or next Sunday, pero ngayon ka andito talaga eh, para mapakinggan mo ang word na to. Sana maging mayumo ka lang para madali i-mold. Kasi ang matugas, mahirap i-mold. Sino ditong moldable? Madaling gumanda ang buhay mo, kapatid. Ada lang ina. Pagka moldable tayo, upo Lord, sunod lang sunod, upo lang ng upo. Ang daling mabago, ang daling gumanda. Mangarap, kaiba mo na gayod sa to, basta, nafe-feel ko, iba ka na. Di ba? Gumaganyan na lang sila. Kaya na mo ba ihon, wala man nagbago. De, pero parang masayahin ka na. No, dati, permi ka lang kurus maot. No, ngayon, parang millennial na ang dating mo. Dati, millennia, linya, damon linya. Cross mouth la permi. Pero ngayon, iba ka na, no? So kasi ang nagbago sa sulod. Amina ang pag-mold ni Lord sa aton. So ayaw pagbasulan ni mo parents kon aminan, no naman ini mama manon pamayuhong kuman.
ginano man ako niyo paghimo. Daka dinali-dali lang kay bagan mo matapos ang irong ko. Wara, dili hindi na kaya i-form. Dili sinda pwede mahimo kita sin aton anak na bagan ala piolo. Anay, makuha akong picture ni piolo, butang ko sa imo pamayhon ha. Mahimo kita sin bagan piolo ang pamayhon. Hindi, wara paglabas, wara gihapon. Piolo as kalman labas. Di. Diba? So, kasi dili sinda makabuot ko na nung gusto paglabas sa ninda anak kay kung amo lang ina, kung pwede lang. Siguro damon magkaparehas na pamayhon. Kaya kung anong inda gusto, si Nura Unor ganun akong paborito si to. Tadi damon may Nura Unor na mo. Buti na lang, hindi pumayag si Lord na magbuot ang imo parents. Or else ta, lirilipong kita. Mapayag ka kung damo-damo ka. Halimbawa, di sa mas bate, damo-damo na biya. Biya, payag ka. Mga 100 ka mo di sa Masbate City. Di ba? Lalo na, oh, sabihin na lang natin, asawa mo, damo-damo, singka parehas ang asawa mo. Ta, eh, ikaw ba si Kuan? Sikang hunga. Dapat magsulot kasi na ito pag naglakat kita, may marka pirmi. Pati apelido na kabutang. Hirap. Di ba? Di ka mapayag sina. Inalangan ni na magbakal kambado baga? Katahumsin eh. Okay, para gamitin ko pagkato sa party. Pag abot mo sa party, may nag-abot, nakaiparehas kaming bado. Tapos, lalo na kung nagtulog pagag kamo, parehas kang bado, bagan, mauli, anay, kumaliwan, anay, ako. Eh, kaibahan, baga, ano? Anay, kayo, ay, gan, bakal-bakal mo, binakal mo, gan, singguro ganda, tapos ang dami mo palang kaparehas. Di ka papayag, di ba? O, dapat pumayag ka na, naamunin mo pa yung pamayhon. Para kang kaparehas. That makes you special and unique. Alam mo ba ang isang bagay, bakit mahal? Parehas ang mga paintings nila. Sino ba mga pintor natin? Tsaka yung mga mga artist natin. Or si Michelangelo ba? Ano mga naga, mga sculpture o kung ano. Si Van Gogh. Yun yung mga mahilig mag-paint ng... Sabihin sa Sari Sari Star, no? Sari Sari Store ba? Starry Starry Night? Sari Sari Store, ikaw talaga. De, yung mga abstract, di ba? Parang sa kanya yun, ano? Kalain mo, hindi mo nga masyado maintindihan. Tapos, $100,000. Grabe, may bumibili ng gano'n. Tapos, pataasan pa yun. Ako, $200,000. Hanggang aabot pa yan ng $1,000,000. Ha? Ina lang na painting? Hindi mo nga nga maintindihan kung ano ina. Eh, kasi nga abstract yan. Tanakay mahal. Kasi isa lang yan sa buong mundo. Nahali sa kamot ni Van Gogh. Ganun pala yun, kahit hindi maintindihan. Diba? Eh yung mga mayayaman naman, dahil may pera, na naman ninda kwartada la, stock. Gusto na makuha ina. Bakit? Pag nakuha ninda ito, o kunyari, $1,000,000, wara nang humabol. Ako na makakakuha, iuuwi niya sa bahay yun. Sikat-sikat siya, pwede na niyang i-post kundi nina. Wow! Ako lang ang may ganon sa buong mundo. Na buhay pa, naging drawing ni ganito. Ayan, sikat-sikat sinda. Kasi nag-iisa lang yun. Kahit ano pa man na maganda man ito dili, kay sikat ang nag-paint sina. Pero yung katabi mong yan, si Lord ang nag-paint sina. Si Lord ang nag-form pa, hindi lang painting yan. May gin-form, may buhay pa yan. Si Lord, tapos isa ka lang sa buong mundo. Waran ka parehas. Kaya nga ni, you are so special because God formed you. Nadumduman ko yung sa amon sa Quezon Province, may igusin bata na sa nasa tiyan pa ito, gusto ipa-abort sa nanay. Okay. Sad to kasi ginapa-kumot sa partira na. Ang problema hindi namatay. Kaya lang na-deform niya pamayhon. Ngayon paglabas, sira talaga niya pamayhon. Kaya pag nabubuli siya, aniya ginakadton iya nanay ginasuntok niya, ikaw ba no? Ah, ganun siya. Maawa ka sa bata. Kasi siyempre, maganda sana ang plano sa Panginoon. Kaya lang ininan mga
basta lang nabuntis, wala sa plano kung ano. Ayokong mabuhay yan na walang tatay, yung mga ganun. So, pinapa-abort. Ang iba, nag-tumarasin ko na ano, paglabas, may tama, may sira. Hihing kawawa. Pero yung plano ng Panginoon, the best. No? Now, sana maintindihan nato nini. Isaiah 64 verse 8. Sabi dito, "But now, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are our potter." Meaning to say, allow God to form your life. Dili ikaw ang mag-form na, kasi Lord, ang gusto ko kasi kagaya talaga niya eh. Eh, iba nga ang plano ni Lord sa iyo eh. Or, yung iba naman, yung opinion ng iba. Yung bang, maganda man ini, maganda ako sa ni. Pagwaran magsabing maganda, ayaw mo, di ba? Kaya kita mo ang iba, ayaw, inanda mo nag-like, sinan, grabin short, huralipot. Dapat mag-short, manggali ako sa inambi na. Di ba? Miski dili bagay. Mairog-irog nala. So, you're allowing somebody or yung opinion ng iba, yun na nagpo-form sa'yo. Yun nagbabago sa'yo. Dapat si Lord lang siya ang pater eh. Siya dapat ang magbago lang sa natong buhay. Nasira naman kita, yes, dahil sa sala. No, marred, an image of God, marred, stained, deformed. But si Lord pa rin, Adina, na gusto ka ayuson. Ibalik ang original na plano ni God. Ano yung purpose niya sa iyo, mangyari dapat. Sino dito sa inyo, would you allow God to form your life again? Don't allow the Facebook, don't allow the social media, or even your friends, or mga artista na amuan mag-form sa aton. Wara sindang kaaraman sa aton buhay. Wara sindang kaplano-plano. Hindi ka nga kilala eh. No? Wara. Only God. Sabi niya, before I formed you, I knew you. Eh si Lord lang. Ngayon, pagka i-push mo ang gusto mo, ito kasing gusto ko, Lord, ito kasing gusto ko, hindi mo naman alam ang purpose sa imo, kaya nasisira. Try to use mga bagay-baga na ginamit mo sa dili tama ang pagkagamit. Di ba may purpose kasi yan eh. Mas gamitin mo sa dili tama, masisira. Bawa, electric fan, may ilisi yan. Gamitin mo para sa lantsa. Ay, maayon ni kay plastic, matulin-tulin ka din. Ay, buruak ina. Makinig na ganalaga na, buruak na. Kay pang electric fan man lang. Doon naman ito pang lantsa, doon naman ito pang pala sa lantsa. So, dapat aram mo, Lord, anong purpose mo sa akin? Kasi magkaiba-iba din kita. Ang problema sa atin, gusto ko pareho mo, pareho sa iya. Ta iba nga na yung plano sa iyo mo ni Lord. Iba ang disenyo para sa iyo. Kaya ni mo irong sugat sina, kasi disenyo ho talaga yan. Hindi ho yan aksidente, yun talaga yun. Sino din yung nagpareklamo sa ni mo irong? Na naman irong ko kay bagan nakahapa, la pirmi na wara naman sin mga hapon. Di naman simpo hapon yan ha. At least may luho. Ano mapagal na kung wara? Ano na lang ikaw magreklamo siguro? No? May nga na kayo nilibaliktad. E pagkarigo mo, talumos ka. Mahirap yun. Ba? So, whatever, anumang klaseng meron ka ngayon, o form, or height man, mubo man na o taas. Alam mo, sa kalibutan malena, ano nagasabi na, alam mo, ang dapat, ito talagang gusto ko, yung tall, dark, and, never mind, di ba? And handsome. Di ba, gusto ko maputi, gusto ko. Hindi malina sa aton, lalo na pag nakabati-bati isa, ay gusto niya siyang puti, ay mapaputi, gali ako kay crush ko, panood to siya. Di ba? Hindi malina sa aton. Waraman nila talaga sa Biblia na amin ni siya ang pinaka maganda. Ito yung pinaka sexy. No, pagka mataba, hindi sexy. May ganun ba sa Bible? Eh, paano itong mga talagang tabaon? Nabisan din na nagkakaunin taon, bagan, nagkasinakit na siya, kaya din na nagkakinaon kaya bungani kung mag-isilim. Ayan ang problema nga eh. Kaya gusto mo appreciation na lang, gusto mo na lang ano, tapos nagkakasakit ka na, na-ulcer ka na. Kaya buk ka magtaba, eh nagtaba mang gayud. May mga sugad sina, miskin ano na nakadayet, na ano pa. Kaya, amo talaga ang design ni Lord sa imo. Ayaw na lang pagbaguhay, enjoy mo na lang. Ayaw pag batiaan ginasabi sa niba, sino ba lang nagasabi?
Eh paano kung amon talaga ang design ni Lord sa imo na medyo chubby ka? No? Kay kung baguhon mo ina, daka di ka makilala pagabot sa langit. Pauliyong ka. Di ba ang design ko? Mataba na naram ko, nakuha, nabiya. Yung niwang ka na. Dili ikaw mo, ayaw pa panluloko di. Pauliyong ka ni Lord. Ano? Alam niyo yung ganong, di malay na sa Miss Philippines, Miss World, Miss Universe, na nagasabi sindasin, di ba, 34, 24, kung ano-ano ng mga number. Di na alay na. Pero wara man talaga sina kasi iba-iba talaga ang design ni Lord. So, ayaw ka inggit sa iba. Ikaw naman, ayaw man pagsabihan na, hey, kaniwang-niwang laki sa to. Dakagok doon ito sa nido, kay puro buto. Puro bukog na. Nido pati, mahilig sa bukog. So, ayaw man sina, kay amo man ganang design sina ni Lord. No, kung maputi man, maitong man, or whatever is that. Nakadesenyo yan. Amo na ganin na, diba? Ang gusto ni Lord baguhon ang imo puso, ang imo pananaw, ang imo kaisipan. Kay, unique nga ni kita. Aram nyo kung kita ang naging Diyos. Aram nyo ba kung, paano mo iba-iba kung ang milyones na tao? Diba yung iba-iba? Ang pamayhon. Pati ang mga thumb mark, ang kung ano pa. Ay, grabe. Kahirap kaya sina. No? Pero God mang God siya. He's unlimited. He's all-knowing God. Pero sa ato na part, wala kita right magreklamo kung isipon. So anyway, ayaw kahandal kung nagataba ka. Of course, we want to be healthy. Gusto naman ni Lord, ingatan na nimo lawas na maging healthy ka. Pero ayaw kahandal kung amo magaling na nimo lawas, amo magaling na nimo height. Dumduma ko ng amigo ko dito sa Bible school. May kanta ba na, Change My Heart, O God? Ano iya man, kay mubo pa naman siya, sabi niya, paborito niya na kanta, Change My Heart, O God. Sabi ko, di na yun mababago. May pa-heart na laan mo sabihon, kay pwede pa mabago. E wala man nila sa height. No? Ano mo sabi sa Leviticus 3:16? All the fat belongs to God, no? Kaya ayaw kahandal. No? Sweet aroma. Alam nyo, grabe pagka, di ba pag nag-ihaw ka mo, pag waran taba ang baboy, ay, bagan waran humot. Pero pag nasusunog na ang taba, may naga-humot, sinulokin noon, kaya may taba. Belongs to God, ayaw kahandal kung nagtabaan ni ba, ha? Okay lang yan. Basta healthy tayo. Sino sa inyo nakakilala kay Nick Vujicic or Vujicic? Ayan, oh. Amas matindi yan. Warang kamot, warang tiil. Ania tiil, tayo tsutay lang yun. Ada na siya hawak ania tiil. Ayan o. Kung ikaw kaya yan, matatanggap mo? Pait ka? Sabi niya, nung 10 years old siya, gusto niyang magpakamatay dahil sa bullying. Oh. Lalo na, ikaw din ang parents, di ba? Oh. Ang hirap. No, magastos saka makapoy mag-alaga sin sugat sina. Mareklamo ba kay God? Eh yung kasi ang binigay ni Lord eh. Minsan, no, nangyari sa ni aksidente lang to. Mukhang aksidente na aksidente, pero wala. Paglabas, amo ka din na siya sina. Kasi may purpose si Lord. Sa aton, bagan, kulang. Para kay Lord, hindi kulang yan. Kasi may purpose ako niyan. And I will be glorified. Sana na bata. Kailangan lang maintindihan niya ang plano ni God. But at first, hindi niya maintindihan. Nahirapan siya na bato noon. Pero nung naintindihan na niya, may personal encounter siya kay Lord, natanggap na niya, Lord, may plano ka. Ay ba nangyari? Ba? Ito mo, nagsisurf na siya, oh. Ano iba sa iyo? May kamot, may tiil, di pa nakalangoy. Pero siya, nakalangoy siya, warang kamot, warang tiil. Nagsusurf pa yan. Tangani, yung skateboard, nahirapan pa. Can you imagine this? Wow. Ganun ang tao ka-unlimited. Kita lang ang nag-limit eh. Oh. So, wala kitang reason kung namin na magreklamo kita sa yan. Inangani ho. Ginamit sa Diyos, ikaw pa. Okay? Now, Isaiah 44 verse 2.
Sabi na, this is what the Lord says, He who made you, who formed you in the womb, and who will help you, ubuligan pagyapon. Do not be afraid, O Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Ina ang gusto siya na Jeshurun is Israel. Nasa iba na translation, maganda to. I am your creator, sabi ni God. Tandaan nyo, ako. You were in my care even before you were born. Ha? You were in my care. Si Lord talaga na nag-care para lang mabuhay ka. Eh? Israel, don't be terrified. You are my chosen servant. Pinili ka pa. My very favorite. Very favorite. Tingnan mo, katabi mo sa'yo, grabe, paborito ka pala ni Lord. Bakit paborito ka? Kasi ikaw lang, nag-iisa ka lang eh. Iba kasi yung marami, di ba, na, ay sige lang, damo man ako sina. Ang gusto mo, dadararpay na, damo ako sina. Pero isa ka lang kasi. Wara kang kaparehas. Kaya dili pwedeng bayadan ka lang sing kwarta, dili ka mababakal sing kwarta. Kasi isa ka lang sa buong mundo. Kaya yun ang habol ng demonyo na gusto siraong kita. Kasi ang Diyos ang naghimo sa imo. Mamumundo ang maghimo. Try ka maghimo sin best na ninimo mo. Tapos sinira, masasaktan ka. Amulan habol sa demonyo? To destroy, to steal, to kill. Para gusto niya saktan ang Diyos. Kaya gusto niya siraong kita. Aminan may mga temptation na mapakadto kita, magsunod sa dili tama, maghimo sa di maayo. Masisira talaga. Kasi magiging maayo lang ang buhay ta kung magsunod kita sa Panginoong Diyos. Kaya siya ang may plano, siya ang nag-form, siya ang creator sa aton. Siya ang maaram kung nano kay ginimo ka. Siya ang maaram kung nano kay sugod sinan imo mata. Kung nano kay amina halipotan imo tudlo o jurug tayo. Kung nano pa, siya ang maaram. Pares kay Nick. Pangalawang word na sinabi ni Lord sa kanya, before I formed you, I knew you. I knew you. The word knew in Hebrew is the word yada. Yada. Kaya nga niba siguro sa iyo maaram sa eskwela na yada. No? Kasi known or knowing or knowledge, parang ganun. So, I knew you, yada. No? Conveys experiential knowing that is first hand. Grabe, direct knowing. Kaya ang Diyos may plano na daan sa iyo mura kapag inhimo, maaram na siya. Aram na aram niya kita, personalidad natong kunano pa man ina. Mas kilala ka ni Lord kaysa sa pagkakilala mo sa imo sa diri. Kaya kung gusto mo gayud na ma-improve ka, mas gumanda pa ang buhay mo, puntahan mo talaga si Lord. Lord, nanong magad ni mo plano sa akon? Nanong magad kay amo ako ini? Okay lang, Lord. Diba? Baton ko man ini, kung namin na. Importante na mahimo ko ang plano mo. So, alam niya yon. Kag siya ang nag-care sa imo, siya minsan ang isip ta, ang una nakahuyot siguro sa imo, ang partera, or an midwife, or an doctor, pero actually si Lord. No? Siya talaga. So, aminan, an identity naton ada sa iya, wara sa opinion sa mga tao, kundi ada kay Lord, kasi siya ang may aram, dili kay opinion sa iba na tao. Now, again, God knew you are not a product of chance. Amen. Maaring ang iba sa inyo, Pastor, paano ako ganito? Chamba lang siguro, sabi ni tatay, ni nanay, dili daw ako, wara daw ako sa plano, humabol na lang daw ako. Diba? Nakabatikan ba si nanay? Wara man ganito sa plano, lima lagad kong naunumlugod kay niman ho. Diba? Tapos sunlugong kasi niyong mga magurang na ambot siya na kay Bagandi, maganda na anak ni mama kayo. Kami mga maputi, siya maitong. Diba? Uduy. Pangkukulbaong ka. So, pero mga kapatid, waran aksidente sa Panginoon. Acts 17:26, sabi nila, from one man he made every nation of men that they should inhabit the whole earth, and he determined the times set for them and the exact places where they should live. Grabe, no? Hindi ka pwede magsabing, sana nabuhay ako sa panahon ninda Marcos or panahon ninda Hitler para maisog ako. Or, hindi ka pwedeng ganun eh. Kung nabuhay kaya na panahon, amo talaga na ang plano sa Panginoon. No?
Yung iba naman, paano, Lord, ba't namatay na sila? Well, I don't know, pero si Lord and Maram sina. Tapos, di man aksidente na, adi ka nabuhay sa Masbate. Sino rin yung mga proud na Masbate nyo? Ba? Di aksidente yan, ano? Exact places. Yung iba kasi, gustong maging Amerikano, bisan, wala, bisan na ano pa na American citizen, pagkita sa pamayon, Pinoy ka man. Di gan mabago, ano? Miskin na ano pa kapaputi-puti isang buhok. Ara, no? Ano iba naman, proud talaga sila, naging Pilipino sila. Pero okay lang po yun sa iba. Ito naman sila sa Amerika, okay lang. Pero sino ditong proud na Pilipino ka? Ilaban ho natin ang ating bansa. Sino ang magmamahal sa ating bansa kung dili kita dapat? Eh kung ibang lugar, ang mamahalin lang nila yung kayamanan sa bansa, hindi tayo. Ah, maniwala ka. Kawawa ang mga Pilipino. Kaya dapat ilaban natin. Let's pray for our nation. Mahalin natin yung ating kapwa Pilipino. Mahalin mo yung katabi mo yung yan. Makikita gyapon ka mo sa langit sina. Kaya praktisin mo ng pagkamot sa iyayana pa lang. Amen? So wala na aksidente sa ato. Nothing in your life is arbitrary. No? Wala din sinano mo sa natsambahan la. Inan, eh pastor, pan uman ako na eh nabuntis lang si mama kaya nay anak ako. Eh wala akong tatay. Siguro diligad kagustuhan ni Lord. May mga ganun ba sa inyo? No? Pwede ka mag-isip sina. Pero maganda tong siguro ano ba sa iyo nakabasa na sa ni? While there are illegitimate parents, there are no illegitimate children. Oh, kasi lahat 'yon may purpose si Lord. Wala sino na makahatag sin buhay, ang Diyos lang. Hindi yung parents natin. Kaya pag nabuhay ka, may purpose talaga si Lord sa iyo. Dapat makilala mo si Lord at malaman mo ang purpose niya. Kasi nabuhay ka eh. Di kaya ng demonyo yan. So, si Lord lang. May purpose si Lord sa buhay mo. Pangatlo na word na makita mo dyan, yung I consecrated you. Di ba sabi niya, before I formed you in the womb, I knew you, and I consecrated you. God consecrated you. Alam niyo yung word na consecrated, napaka-powerful niyan, bongga yan. No? Alam mo sa Hebrew niyan, kadash. Di ba? Parang bungaceous ang dating, ano? Kadash. Wow! Parang, wow! Di ba, ano? Kadash. Bongga yan, no? Bongga kadash. Bongga kadash, di ba? Di. Yung iba kasi, pag ato daw sa salamin, mga ganon siya, kadash, di ba? Yung, kadashya mo man, Lord. Yung magurang ko gwapo, yung mga ko gwapo, tas ako mas gwapo sa inda. Oh, grabe ano? Nag-emote ka pa. So, kadash. Ibig sabihin nun, to be separate or set apart. Holy. Yan ibig sabihin ng set apart, holy. Kasi, gin-design ka ni Lord, set apart for Him, to Him, for His glory. Okay? Now, alam niyo bang opposite word ng holy ay common? Common. Pero pag holy, set apart, that is uncommon. So pag wala ka pag inihimo, tapos hasta na inihimo ka, nakaset apart ka na sa kanya, ininahimoon ko para inisakon. Siya naghimo eh. Dili ka para sa kung kani-kanino. Dapat ang mag-glorify kag mag-enjoy sa imo, si Lord man, dili ka ikaw lang. Pero yung iba, dahil sa may problema ang identity nila, pag may na-inlove sa inda, may nag-care lang sa inda, no? Ani ba nga ni, minsan may asawa na nahuhulog pa sinda. Tapos pag na-inlove sinda, binibigay lahat. Tapos pag binulagan, oh, iba na naman. Ando na naman, bigay naman lahat. Dili niya kasi aram ang plano sa Diyos sa iya. May problema ni identity, kaya kung sino-sino lang ang nakagamit na sa iya, pati ang demonyo. Pero lahat tayo, ginhimo sa Diyos para sa iya, no? Para ka sa hari, kag para sa gingharian. That's for the, you are for the king and for his kingdom.
consecrated. Para sa iya ka dapat. Dili sa kung kani-kanino. Tandaan na ito nina. You are special. Alam mo, yung consecrated na bagay or gin-set apart, like knife or basin or kung ano man nina sa templo, dili nila pwede gamitong kundi indiin. Dito lagay din na. Kag, uy, banal ina. Kinano, gin-set apart ina. Gin-lain para lang sa templo. Para kay Lord lang ina. Ayaw na pag-adaraha, ayaw na pag-ilabas o kung ano paggagamit mo. Himati na. Kahay set apart para sa hari. Amo dapat ina kita. Kaya lang, mali nga ni naton pagkita na, na nasira ba, na ginabasi ta na, ini, ang pamayhon sini, panghari ini. Di kagad magpakita kay ginapatay baya. Mayla ito si Esther kay maguruganda. Di ba? Kita nagabasi san, ang look, ang kwan. Kita mo sa nagpili sin hari bagaan, ang Israel, maging si Samuel, pinili si Saul. Kay tas-taas na lalaki. Matipuno, matibay. Ikaw o dapat ang hari. Kasi astig. Ang tindog mo palang, grabe na. Diba? Aminan, nababati mo dayon. Pero sa nagbalyo na, kay bumagsak man si Saul, pumili, katuka kang Jesse, ang mga anak niya, patawag, ini, kay dako ini. Wara, dili na amo. Puro mga soldier, pinatawag, mga matitindi. Matipuno, sabi ni Lord, dili amo, ha? Jesse, may anak ka pa ba? Sabi niya, tawaraan na. Eh, sabi ni Lord, dili daw ito tanan amo. Wara man. Awi ko pa ni Sad, pero dili man ito army. Di ba ito soldier? Ito parabantay man ito dito sa karnero. Ito mo na. Wara sa isipan mismo ang ama, ha? Ito mo, pati ama, pati si Samuel ng harat. Ipatawag na laki, wara man siniba na gayon. Pakadiyan na laki, pagkato, bata pa. No? Amo ba ini Lord? Kasi ang ginakita naton, outward appearance. Adan aton identity kung matibay or maganda ang tindog. Diba mo, ingong pasibuhano nga, nindot og barog ang tiyan, gakurog. Diba yung kala mo kung sinong mayaman, yung pala, wala naman talaga. Wara manggalid to. Minsan amin na nangyayari. So, set apart ka para kay Lord. Ayaw pagkitani mo sa diri na, pwede ba ako kay Lord? Pwede, hindi. Pinaagi sa banal dugo ni Jesus. Ginlinisang kita ni Kristo Jesus. Ginligtas ka. That's why, ang imo buhay yan na para kay Kristo na lang. Para sa Ginoo, para sa hari ka na. Kung kaya ni mo katakin, astigin na. Ano? Panghari. Princess and prinsesa kag prinsipe. Kung lalaki, sabi ya, prinsipe kagali. Kung babae, sabi mo sa iya, prinsesa kagali. Yeah, designed for the king. Isaiah 43 verse 7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Tandaan niya sinabi ni Lord. For my glory, whom I formed and made. Kung naging doktor ka man, kung naging engineer ka man, kung anumang naabot mo, that's for the glory of God. Dili na siya kay para maging astig ka, kagsikat ako, kag-in ako, para, kita mo ang iba na tao, gusto nila damo-damo na bagasin, nakabutang na na dagdag, no? Mga MD, PhD, no? ADHD, mga kung ano na ginapambutang nila, no? So, ito, may pastor, siya, dapat damo pa siya sin mga title. So, nagbutang pa siya sin dagdag na A kay apostle. Uy, grabe. Later, eskwila naman siya para dagdag naman siya P, prophet. Grabe. Ang pantulo kay E, evangelist. Pagmarka kay A, nahimo na lugod na A siya. A lugod ang labas niya sang ka, puro posisyon. No, kung ano mang naabot mo, kasi nga may purpose si Lord, for His glory, gagamitong kasi na. Dili kay paray na sa imo na maging kasikatan mo. Di pala ganon. Remember, our identity is received, not achieved. Our identity is received, not achieved. Tingnan niyo uli si Nick
Vujicic. Sabi niya, tingnan niyo. Sabi niya, I thank God that he didn't answer my prayer when I was begging him for arms and legs at age 8. Buti na lang, hindi wala ginsabat ni Lord na akong pag-ampo. Because, guess what? I have no arms and no legs, and he is using me all around the world. Sino mag-isip na anwarang kamot warang tiil pang world class? No? Kung sa aton pagkita, wara inimpulos. Wara na ini, hindi ka nala. Butangan nala inin lata, kag magtindog ka dito ha. Kag magpakilimos, buhay ka na. Amulat na yun ba isipan sa tao? Pero si Lord may iba na plano sa iya. Sabi niya, we've seen so far, approximately, and this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Grabe, kita na kung paano siya gamitin sa Panginoon kasi yun ang purpose niya. Pang world pala. Tapos 200,000 souls sa unom, papito katuig niya. Eh sige pa, damdaman mo naligtas yan ha. Mga universities all over the world. Dili sa Manila, nagkadimanin na siya. Wala lang nakakadis sa Masbate. So, pero all over the world. May nag-i-invite sa kanya. Bless na bless yan. Yan si, ano, sino mag-isip sina? Tama? O ikaw pa kaya? Nakompleto? Kaya lang dito aram nga ni kung ano ang plano ni God. Kaya lumapit lang kita kay Lord na ano magandang plano mo. Adila ako, gamita lang ako. Ma-amaze kita. Ay, nakatabi mo, di mo aram. Pira-pira, sing ano kayo na, baka bilyonaryo yung plano ni Lord sina. Amigo, hanay na sin mayo. No? Higugmaan na nagmaayo kay base niya mukalit lang nagkadato. Bala, halata kasi pag maging maayo ka sa iya, pagka mayaman na siya. So, I don't know. Iba-iba kasi ang plano ni God. Okay? Now, ito pa maganda. Nakapag-asawa. Oh, sino mga singers dito na bagan nagkakulba, ginakulbaan ka na, baka nila ako makaasawa, pastor. Ano, warangani ng kamot yung tail, nakaasawa, maguruganda pa. Halata naman na waragad pinirito. Diba? Piniligad siya sina na babae, nilig kay pinirit siya sa babae. Diba? Ganda, tindi. Oh, kaya ang mga singles, baga nabubuhayan, makakasawa ka. Sa'yo yung katakin na ayaw kandal. Ano nga niyo? Lumapit ka lang kay Lord kasi, Lord, anong plano mo? Oh, not unless ang plano ni Lord maging single ka for life. Di okay lang, tanggap ko na rin yan, Lord. Tatagaan ka man ni Lord sina. Sin, inan kalipay ba na, ay, wala magad akong desire mag-asawa. Oh, okay, guman sina. Tapos ito pa, nakaanak pa sinda ho. May kambal pa siya. Oh, sino maghunaan warantiil kag kamot? Makapaanak. Kan may kamot nga ni ura pa. Magkakaanak din. Oh, ayun na nga ni, wa. You see that? Kasi si Lord nagbibigay eh. Wara talaga na sa strong ako, matibay ni. Wara. Kay Lord talaga. Kaya bumalik lang kita kay God, no? Amazing, oh. So, amina, na ang aton identity, waray na sa imo kagandahan, kayamanan, or achievements na kay Lord. And last word dito is the word appointed. I appointed you. Grabe. Pinili na, in-appoint pa. Ang Hebrew word siya na is Nathan or Nathan. To give or bestow or to grant, to set or to be provided. Kasi when God created you or formed you, aram na niya tanan. Nanun akon isa sangkap sa nina kinahanglan niya. Kinahanglan sa niya ang wisdom na amin ni. Kinahanglan sa niya ang personalidad na amin ni. Kinahanglan amin ni siya. Ano, yung medyo, kung ano ni, maisugun. aram ni Lord. Kaya ginhatagan ka sin gift. Iba-iba natin gifts. Iba-iba natin talents. No, amin ang ginbisto ni God, amin ang ginhatag niya kada usad. Kaya we need everybody. No, everybody needs everybody. Kasi nga iba ka, iba din ako, iba siya. No. Para na sa church to edify the church. So ginsangkapan ka sa Ginoo, muna ingon sa Cebuano bagi, gi-provide sa Panginoon.
Kaya meron ka talaga. Ayaw pag-isip na, makipasya, kayo niya. Maganda na, maayaw pa magkanta. Kita, adi, balag na nga ni. Dito nalang sugpunan. Di ba? Yung, I mean, hindi, may design kasi si Lord sa'yo na amo kayo na. Pero anyway, kung gusto mo maitama ni mo pagkanta, hindi man maraot. Pero kung grabe na gano'n, trying hard ka, kagura man lang gihapon, nagurang ka nalang balag galagad gihapon, pabay na lang. Kaya amo ka ng design man sa imo. Bato na nala na balagad ako, pasuray na lang ako pagpakanta kay Daka kung anon mangyari. No? So, sige lang, kung magkanta ka man, Daka, nalipay itong grabing problema kay nakatawa kay kabalag-balagalisid to. Kahuna ko kayo ay sa inyo, magkanta niya kay kaguruganda, pagkanta kay iyay. Diba? O, you know, di taram, kung anon pa rin nagamito ni Lord, basta, an aram ko, may igwa ka na wara din ng iba. Amin ang kaayuhan sa Panginoon. And not only that, pag sinabing appointed, God gave you authority. God gave you authority. Kaya kita mo si Nick Vujicic. Waran kamot, waran tiil, pero may authority pa rin siya to speak, to share the gospel. Kasi yun yung design ni Lord sa kanya. Pag nagahimo ka sa kagustuhan sa Panginoon, there is anointing dida. Kasi doon mga pinili, mga hari, pinili ka na hari, i-anoint talaga. No, ginabuhusan sa oil yan. Kaya nga pa si Buhano, gidihugan. No, ina-anoint ng oil. Amo man kita ina, may power, may authority na ginhatag sa imo si God. You are provided. Kaya astig ka, kapatid. No, astig ka, the best ka, magaling ka, powerful ka, dahil ginihimo ka sa Panginoon. Kaya ito si Nick, grabe, sino maghuna? No, ang damo-damo siya, aram. Nadili, wara man nga ning kamot. So amazing. Eh, how much more kita? Importante lang, mabahaton ta natin sa diri. Una, mapasalamatan mo ang Diyos. Kag Lord, gusto ko maraman ang imo plano, kag gusto ko magsunod sa imo plano. Okay? Ephesians 1, verse 4, long before He laid down earth's foundation, He had us in mind. Long before. Wala pag inhimo ang kalibutan, He decided to love you, He decided to bless you. Diba? Had settled on us as the focus of His love. Grabe ano? Wala sa iya mga tahom na ginhimo na mga planeta or stars. An iya focus ada sa imo. Ngayon sabi ni David, what is man that you are mindful of him? Nano man God Lord? Na ikaw nga ni bagan pag nagkita, ano man ako, karalo man ini, pulpul man ako. Pero si Lord, grabe, yung, may iba na term sina na I'm in love with you, pero sa Hebrew nun, yung I'm crazy for you. Yan ibig sabihin nun. Basa yun sa Book of Psalm, mayroon dyan, na yung in love si Lord sa'yo, pero ang ibig sabihin nun talaga sa original word is, I'm crazy for you. May nagsabi na sa iyo, sina? Oh, kasi wrong motive led to. Pero pag nakuha na nilang gusto, wala na. Storyalay na. Diba? Sabi sa mga Cebuano, istoryahi. Char. Diba? I'm in love with you. Yaw nga ni ako. Pero si Lord, grabe. No, you know, to be made whole and holy by His love. Nung ginawa ka, dahil mahal ka niya. Dili itong ginhimo ba na yun? Sige na lang, napiritan ba? Tama na yun ha? Diba? Minsan, wara sa mood ang paghimo. Kaya may apekto na. Iba talaga ang pagaluto na pinusuan, diba? Bukanamit man sa nika, grabe gayon. Talagang may puso, iba yun. Aram mo, paghimo sa imo, pinusuan ka ni Lord. Kaya yung pagreklamo na amo kayo na, grabe na. Special yan. Pinusuan ni Lord yan. Ito may magandang sinulat si Tim Keller. Sabi niya, to be loved but not known is comforting but superficial. No? Siyempre, masarap naman na may nagmahal sa imo, kaso, di ka naman talaga kilala gayon kung nano ka man. Aram lang sa imo na, amina, pero may bira lang ako magkita. Aram sa imo na, ay, lagad sa niya, ano, may natagong ganun na siya, nakabut-but lang gayon. Eh, kay Dilinindaram, namaldita ako po yun lang.
Tapos minahal kanila dahil sa Facebook nakita mo, kabuot-buot, may notagong galini, whatever. You know, pero di talaga nila kilala kung sino ka. Pero ang sarap na rin na may nagmahal, di ba? Minahal ka na ganun, pero superficial. Iba pa rin. Kasi aram mo naman ang matuod na, ito yung pangalawa, ito yung ang connected eh. Sabi niya, to be known and not loved is our greatest fear. No, to be known and not loved is our greatest fear. Kasi ito yun, basi maraman yun doon akong pas, dakabulagan ako, kasto niya ako, sana di niya maaraman ang past ko. Sino sa inyo may gano'n na natatakot ka dahil sa mga nakalipas sa buhay mo? Baka dili na ako ninda matanggap. Kaya niba, pilit ng tago, paningkamot na di maaraman, makapuy-kapuy ina. Diba? Yung sabi ng pa sa akong lola, magpakaaruning nun. Ano ba yung mga great pretenders, yung mga para lang mahalong ka dahil sa ganung bagay? Eh, aram mo naman, ganito yun eh. Mahimo kasi mga maayo na bagay. Pag sumimplang kang kausad, parang bura lahat na maganda na ginihimo mo. Ba't ganun, ano? Yung bang, parang nagkamali ka lang, parang nakalimutan na nila ang lahat ng magandang nagawa mo. Can you imagine that? So, paano na lang? Aminaan, fierce ang kadamuan. Now, pero tinuloy niya, sabi niya, but to be fully known and truly loved is well. A lot like being loved by God. Kasi wala din sin makahimo sina kundi ang Diyos talaga. Na ano pa man nakarautan na nahimo naton. Ano man yung past mo sa buhay, ano mang mga maling nagawa natin, ano mang, you know, kaatian, karumaldumal pa o kung ano man, still mahal ka pa rin ng Panginoon. And you are accepted. Ano man, ano ka man yan na, ayan, mahal ka pa rin ni God. Maybe yung iba, dili ka na kaya i-accept. Maybe your parents, maybe your friends, dahil sa mga nagawa mo. But God still loves you. It is what we need more than anything. Yan ang sabi ni Tim Keller. It is what we need more than anything. That's why we need God. Amen. Now, yan din ang gusto kong mangyari sa aton ba sa church. Na minsan madali kita magmahal sa tao dahil maayos siya or nakikita kasi natin na mabuot siya or napapakinabangan ba siya. Pero paano kung minsan tinupak siya? Minsan, buna ko sina sa iyo. Pero si Lord hindi ganun eh. Mahal pa rin niya. Sino sa inyo kaya natin gawin yun? Alam mo ang susi dyan, kaya mo mahalin muna yung sarili mo kasi eh. Diba? Yung na-accept mo muna ang sarili mo. Pag sabi nga ni, na-held ka na, pag-held ka na sa imo, self-image, that's the only way. Kaya sabi ni Lord, dito muna tayo sa identity. Pag na-heal na yung pagkita sa imo sa diri, kaya mahirap mag- mamuot sa iba, bagan okay lang. Pero pag na-appreciate na siya, tapos dili na ikaw, ako mga yung nagbulig siya na sa iyo. Kadi tapos niya, siya nalugod ng sikat-sikat, ako di na. Magiging ganun. So, dapat maayos talaga dito. Amen. Para dito sa church, nano pa man, sana makamutan natin na parehas ang pagkamuot sa Diyos ba. Na wara, nakabase sa iya looks, sa iya attitude o kung ano pa man. Amin na ang aton Panginoon. One more verse, Romans 5:8. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. No, nung namatay siya para sa aton, dahil mahal niya kita, hindi yung time na mayu-ayo ka, kabuot-buot pa no sina, kaya isave ko niya buhay. Hindi. While we were still in our tupak, in our pangit na ugali, in our mga kamalian or kasalan or katian, Christ died for you and me. Aram niyo ba na no kay pati si Jesus Christ may dugo sa iya pamayhon?
Kasi ang mga tao, kadamuan, dili ninda, naiilaanan ninda pamayhon. Okay? Yan eh. Self-image yan. May problema. So, si Jesus, san gimpako siya sa cross. I mean, he died. When he died on the cross, siya ang pinakapangit sa buong mundo. Basahin niyo ang Bible sa Isaiah 53. Hindi mo makilala. Pamayhon pa ba yun? Sino yun na siraan niya pamayhon? Wara sin pamayhon na maipakita. Huba siya tanan. Lasog-lasog ang kanyang katawan. Hindi sirira yun na. Bunot pa nila, durugo-dugo. May mga sama din niya pamayhon. Gasgason. Kaya kung magsabi ka, pangit ako, sige, ikaw ni Paco, kag ikaw dito, sugat sitong pamayhon mo. Wala kang pwede irason. Pero yung blood ni Jesus hali sa iya face, para ito na maayo ani mo pagkita sa imo pamayhon. Para mahil ka sina. Because kailangan yung blood ni Jesus so that you can walk with your head up high. Iba kasi, grabe, maalukon. Ano ba? Hindi ko maintindihan. Ano ba nga, mayaman. Iba naman, professional. Iba naman, maganda, pero maalukon. Napapangitan sa inda sa diri. Mga ganon. Para maayo kasi na. Sino din yung mga na-broken hearted? Wara ba yan sin-hospital sina? Dili na madara sa mga heart center? No, yung mga nasaktan, nasamada na ni mo puso? Ako. Alam mo si Jesus, may samadhali sa sulod na sa niya puso. Pagtusok san bangkaw sa iya, san spear, tinaman niya puso, may dugo siya nila para sa mga broken hearted. Sino din, how many times ka na broken na niyo puso, di ba? Bayaan ka, siya ang gusto mo, iba ang gusto niya. Sakit. Sa club best, di ba? So, siguro many times ka na amoy na. Paano mahil yun? Inadudumduman mo pirmi. That's why Jesus Christ, meron siyang blood. When He died on the cross, tinusok siya, nasama na niya puso. Kasi para mahil ang samad sa niyo puso. Yan ang divine exchange. May blood yon. So, wala kita an excuse. Just come and believe on the Lord Jesus Christ that He died for you and me. Para ma-save kita, mabago kita, no? Ma-set apart kita balik sa iya, and yan na, ang Diyos nag-form na sa inyong buhay. Amen? Sino din sa iyo, may healing na sa iyo sina, di ba? Let's all stand, and as we bow our heads and close our eyes, let's all stand. I want you to thank the Lord. Or kung dati ka man nagareklamo kay God, sabi mo sa kanya, Lord, I'm so sorry na dili ko nabaton ang imo ginhimo. Pero kung ikaw tumanggap na kay Jesus Christ, tinanggap mo siya na Lord and Savior, Creator, na ano kay dili mo matanggap ang iya ginhimo? Dili mo matanggap ang imo sa diri? Why? May problema yun. If you truly believe on God that He is perfect God, holy God, who really loves you, dapat ma-accept mo rin ang sadiri mo. Kasi in-accept mo na si Jesus as Lord and Savior. So pati yung ginawa niya. No? Pati yung katabi mo, pati yung nanay mo, pati yung biyanan mo. Anong paman ang ugali nila, isa lang yun eh. Sila lang talaga. It's not an accident. Sila yung parents mo. Tanggapin mo na lang. Mahalin mo na rin sila. Wara ina kay pano. Hindi. Amen. Ginawa ni Lord yan. And that's why if we truly accept God in our hearts, we can accept ourselves and we can accept others. Let's all bow our heads and let's thank the Lord. Salamat ang Diyos, Lord. Salamat. Ginimo mo ako. Kompleto, the best, ano pa man. Or I'm sorry kung mali ang pagkita ko, Panginoon. I'm sorry, Lord, kung ang akong kalipay or identity, ang akong pagkataon nakabase sa iba. I'm sorry if I'm allowing my friends to form my life or social media ba o kung television or whatever. But Lord, from today, oh God, I want you to form my life. I want you to change me, God. Ask Jesus. God loves you and He wants to form you again. He said, I knew you o nakilala na kita. And then sabi niya, I consecrated you and I appointed you. May purpose ako para sa iyo. Lord, thank you, God.
for reminding us with your word that we are yours, Lord. Hindi kami aksidente, Panginoon. Talagang bago pa man ang kalibutan na imo ginhimo, yung plano mo na kami. Hindi kami aksidente, Panginoon. Tanan ang mga anak mo na diyan na, Lord, I pray in the mighty name of Jesus that all of us are healed talaga, Panginoon, sa amon. Self-image, self-esteem. Lord, I pray in the name of Jesus. Heal, Panginoon, ang mga broken-hearted ng mga adiyana. In the name of Jesus. I'm applying the blood of Jesus from His chest, from His heart. I'm applying the blood of Jesus from His face, oh God. I pray for healing, Lord. Sa inda pagkita, sa inda sarili, Panginoon. And God, we allow You to form our lives. Tunay yan, Panginoon. Let Your will be done, oh God. Parehas ka ni, Panginoon. Hindi na mo naiintindihan. Pero Lord, ang tindi pala ng plano mo. Ako rin, Panginoon, naniniwala na sa bawat isa na narito, matindi pa rin ang plano mo. Lord, nagabalik lang kami nila sa imo, Panginoon, dahil ikaw ang tag-iya, ikaw ang naghimo, ikaw may plano sa aming mga buhay, and your plan is the best. Lord, ikaw ang masunod. Salamat, Panginoon, sa imong word. God, I also declare spiritual prosperity sa mga anak mo, revelation from you. I pray that every day, Lord, meron kaming touch hali sa imo, reward hali sa imo. I pray for special personal revelation, Lord, sa mga anak mo. Personal encounter nila sa imo, Panginoon. Sa imo presensya, sa imo word, Lord, love. Nag-aampo man ako, Panginoon, sa physical prosperity sa imo mga kanahan. I cover them with your precious blood. I command your angels to guard them from any harm of the enemy, any kinds of sickness and disease, or any kinds of viruses. Just in Jesus' name, Lord God, I pray that you would protect them, Lord, from any harm of the enemy. Lord, I also pray and declare financial prosperity, oh God. Bless the work of their hands. Lord, bless the mga business, Panginoon. Bless po, Panginoon, in the trabaho. Bless po po, Panginoon, yung pag-eskwela sa inyong mga kanakan. I pray for more wisdom, knowledge, understanding, Lord. Bless po po, Panginoon, sila. Lord, once again, as we leave this place, we ask your presence to go with us. And I declare the shalom of God, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. The fruit of the Holy Spirit, padayon mag-manifest, Panginoon. Yung mga puno, ang mga katarakin sa amon buhay, nakapunod sa name of woman na nasa amon, Panginoon. And you will be glorified and be magnified. We honor you, we glorify you in Jesus' mighty name we pray. And everybody say,